Gemsters, kamusta? Panibagong araw, panibagong buhay, kaya walang susuko, laban lang. So ngayon mga men, may pupuntaan tayong isang secret hamster farm dito sa amin, sa San Jose del Monte, kasama yung kapatid ko. Hapon na. So, para makita nyo na rin yung mga hamsters na itong tropa natin, no? Tara na, sa tayo. Shoutout ka muna. So ayun mga men, no, nandito na tayo sa location nung sinasabi ko sa inyo yung kumpare ko na may hamster farm na matatawag na nga mga men. No. So ayan mga men, kung mapapansin nyo, ayan, ito yung kalsada. No? Kalsada yan. Kabaan yan dun. So ito yung area nila. Ayan, hindi mo mapapansin na may natatago dyang mga hamster, no? Talagang masabi kong hamster farm talaga to. So, naantay ko lang siyang lumabas, no? Sa mga men natin dyan na naghahanap ng hamster beddings, yung kusot niya na paluchina, no? Puti na, bistay pa, malinis pa, no? So, ayan. Contactin nyo lang ako, tapos i-refer ko kayo sa kanya, mga men. So, ayan, para di na kayo mahirapan. Nagdi-deliver siya outside Bulacan din, mga men. So, walang delivery fee, no? Kung magkano yung presyo niya, yun na yun, walang delivery fee. Ang kailangan mo lang gawin, eh, antayin mo siya kung kailan siya magdi-deliver. Kasi, syempre, wala nang delivery pa yun. Kung baga ang sistema, isang lakad niya, lahat i-deliver na. No? So, ayun, dito na ako, pababa na ako sa secret hamster farm. Dito sa akin sa San Jose del Monte, Bulacan. So, ayun mga men, nandito na tayo sa sinasabi kong secret hamster farm dito sa atin sa San Jose del Monte, Bulacan. Na. So, ayun mga men, kung papansin nyo, ito yung mga bin ng hamsters dyan. No? Ang dami yan. Pero ngayon, medyo nabawasan kasi nga yung mga halos matatanda ng breeders, di na kinaya. Pero kung mapapansin nyo, ngayon, ang dami pa din yan mga men. Mas madami pa to sa akin talaga. Kung ayan, etong hilera na to, makikita nyo, baante yan. Pero, kung hindi namatay nga yung sinasabi ko sa inyo, pero dati, halos nung unang bisita ko dito, napakadami. Nakikita nyo itong aquarium na to. Punong-puno yan hanggang dito. Hanggang dyan sa pangalawa sa baba. Napakadami na ito. Pero, ganun talaga mga. So, nga pala, ito yung owner na itong hamster natin. Okay? Ayan naman yung paring Boss Eds, no? Ayan. Tama. Siya yung owner na itong hamster farm dito. No? And sabi ko nga sa inyo, hindi lang din hamster yung meron dito. Meron ding rabbits. May manok din dito, pero anin, alaga ng airpot yun ni paring bossing na. Manok, bibe. Manok, bibe. May lovebirds pa dyan. Ayun, mga pala. So, 1 week old. Ilan yan, boss? 5 piraso. Kit ka. Ayun yung mga rabbit. Ayun, dami, no? And tingnan nyo yung kulungan, talagang pang matagalan na gamit. Tingnan natin yung bagong panganak. May bagong panganak eh. Ayan, ito. Ito yung bagong panganak.
Di na kailangan ng nest box kasi kung mapapansin nyo, yung side niya, anong tawag dyan boss sa side? Plastic matting. Plastic matting yung pinaka-flooring niya, tapos yung side, welded wire. Diba? Secure siya sa mga pwedeng kalaban dyan. Mga daga o okay, ano. Mga men, ayun. May mga mangilang-ilang lovebirds, no? Dahil kagaya ng sabi niya, hindi pa napofocusan. Focus kasi talaga siya ngayon sa rabbits. Pero dati na, ang dami din yan. Kakambal na ng pag-aalaga ng hamsters is yung syempre magkakaroon ka nung necessities na kailangan gamitin sa kanila. So isa na dyan at yung pinaka-importante din no is yung beddings o yung kusot na ginagamit natin sa kanila mga men. So since ganito na karami, natanggal na ang Christmas. So since ganito kadami yung hamsters dito mga men no. Dati ano lang to? Para lang pang gamit no mga men. So syempre additional source ng income, pinasok na rin nating business oh. So ayan, meron din ditong mga usot mga men. Ayan. Dun sa sinabi ko sa inyong video o yung video na tinakil natin about sa iba't ibang klase ng usot, no, yung usot na ginagamit ko is dito galing mga men no. So usot na palutina siya at bistay na. Malinis na no, walang problema na bibistayin mo pa. Wala kang problema na magkaroon yung hamsters mo ng tawag doon parang hika. Umuubo no. Ayun. So dito ginagawa yung usot, no? So bistayan. Ito yung bistayan mga men. Rotary type ang bistayan natin. Hindi yung manong-manong kamay lang. Iikot diyan. Iikot diyan. Dali ah, kailangan natin. So ayan mga men. Ganito yung sistema ng pagbibistay ng usot dito no. So ayan, nilagay dun sa tawag niya boss, rotary type na bistayan. Bistayan. So talagang kasi mabilisan ang pagbibistay rito dahil kung nakita nyo gaano karami ang nakatambak na usot diyan. Ayun, sa taas mga men. Dami yan, may bodega na ng usot dito. So kailangan dito mabilisan ang pagbibistay. Pero hindi porkit mabilisan, nawawala ang quality. Malabo yung kasi kita nyo naman, oh, lalaglag yan. Oh.
Ayan. Diba? Talagang yung alikabok lang ang nawawala. Mayan, may alikabok ko. Oh. Hanggat hindi nawawala yung mga nalalaglag na yan, hindi titigil yan. So, problema kasi, may allergy rin ako, kaya actually hindi ako nagbibista yung pinsang ko. Pinaano ko lang sa inyo para makita nyo. Ito ngayon, sa kusot na hindi pa lutsina yung mga Goodlumber, ginagamit yan ng ginagawang pinto, hamba, lamesa. So, alam naman natin na ang Goodlumber na gagawing pinto, hamba o kaya lamesa, nilalason yan. So, ano, paano kayo nakakasigurado na hindi siya nilason bago siya kinataman, bago kinuha yung kusot? Normally kasi bago i-process yung kahoy para gawing lamesa or hamba or pinto, ginagamot muna yan. So, malaki ang risk na pati yung hamster ninyo, madadamay dun sa gamot. Paano masabi? Kumbaga makakahalubilo ng hamster nyo yung kusot na may gamot. So, advice namin, huwag kayong gagamit ng Goodlumber. Talagang kusot na palutina. Oh, hindi pa tapos bistayin ha. Pakita ko lang sa inyo. Kusot palutina lang gagamitin nyo. So, ito hindi pa tutapos. Hindi pa tapos bistayin. Pakita ko lang sa inyo yung pagkakaiba ng quality. Yan ha. Ibabaw pa lang yan. Oh. Nakita. Tingnan ha. Oh, wala. Hindi pa tapos yan. Pero pwede nyo nang ilaban ng pukpukan yan. Dahil rotary yan oh. Mapapansin nyo. Walang ganito. Walang ganyan, di ba? Walang ganyan. Samantala, kasi kung meron pa yung alikabok, kung dumakot ako doon, may ganito. Didikit ang todo yan sa palad nyo. Didikit pa. Oh, wala na, di ba? Hindi pa tapos yan. Kasi matagal-tagal yan kung tatapusin natin. So, ayun mga men, di ba, nasabi ko nga, parang farm dito, no? Kasi tingnan mo yung likod nila. Ayan. Ayan. Puro, ayun, mapuno, tas mabato, malupa, ayun, no? Sensyaan nyo na yung aking quality ng ilaw, no? Ayan, mapuno pa dito, mga men, no? Ayun, mapuno. Ayan, kaya masabi ko talaga na naging mini farm dito, ayun, may pato pa ron, may rabbit, may hamsters, may manok sa taas. So ayun mga men, no, naipakita ko sa inyo yung hamster farm ng kumpare ko dito sa San Jose del Monte, Bulacan. No. So nakita nyo, kahit nabawasan na dahil nga may mga namatay dahil sa heat stroke at dahil sa katandaan na rin ng mga hamsters, no. Pero as is pa din, madami pa rin to mga men. And sa ngayon, nagsisimula ulit, syempre para maibalik yung mga naiwalang, yung mga nawalang breeder noon. No. So ayun mga men, yung mga rabbit, naipakita ko din sa inyo. Yan, nagsisimula na rin na magpadami para i-market sa mga pet shop na sinusuplayan natin. Ito, may singit lang ako sa inyong rabbit dito, mga men. Ito yung mga example ng mga rabbit dito. Ilang months na, boss? 2 months. 2 months old. Pure NC. Oh. Ay, hindi. Ilan? Local NC siya. Local NC. Localized NC siya, pero puro walang ibang breed na ginamit. So, ayan. Ito yung mga example dito ng mga hamsters niya. Ay, the rabbit. So, ayun na mga men, no? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pagsama. Maraming salamat sa 4,200 na mga solid mensters natin dyan. At maraming salamat sa mga men natin na patuloy pa rin sumusuporta, no? Iba, nag-PPM pa. Kung kailan daw yung susunod na video at bakit daw ang tagal kong mag-upload. No? So, pagpasensyaan nyo na. No? So, ayun mga men. Hanggang dito na lang muna. At ayun nga. Maraming salamat sa inyo. And syempre, kita-kita tayo ulit sa next video. Maraming salamat, mga men.